Magandang araw po sa inyong lahat. Balitang Mindoro, Ugnayang Kabataan. Nandito po tayo sa Barangay San Isidro, Nauhan. At kasama po natin ang isang youth advocate na talaga pong nasa puso ang pagmamahal sa agrikultura. So kasama ko po ngayon si Sir Fitzgerald Estrada. Magandang araw po, Sir. Magandang araw po, Ma'am. Ayan, Sir, ipakilala niyo naman po sa amin kung sino ba si Sir Fitzgerald Estrada. Ako po si Fitzgerald Estrada, nakatira po talaga sa Rojas Oriental, Mindoro, pero kasalukuyan pong pumapasok sa Mindoro State University. Doon rin po ako na nunuluyan po ngayon para po malapit. Ako po ay isang youth advocator for sustainable agriculture, at nandito po ako ngayon upang pangsamahan po si Ma'am upang ipakilala sa ating mga kabataan kung ano nga ba ang talaga ang agrikultura at ano ang paano magpumasok sa rabbit production. Ayan, so Sir, bago natin dire-diretsong pag-usapan ang tungkol sa rabbitry, balikan natin ng konti kung ano ba yung naging factor kung bakit kayo nahilig sa agrikultura. Kwentuhan niyo po muna kami ng inyong pagkabata. Actually, wala po sa puso ko ang agrikultura since I'm nung mga high school or elementary. Dati po kasi tulad din po ako ng ibang kabataan, parang normal po, parang nahilig sa computer games, parang ganun po. And nung nagkaroon po ng problema sa buhay ko naghiwalay po ako. Isa po akong independent na kabataan po. Naghiwalay po ako sa aking pamilya. At sinubukan kong harapin yung realidad ng buhay. Pumasok po ako sa malayong school o malayo sa bayan, sa Mindoro State University main campus, sa makatatagpuan pa po sa Alicate, para po mabuhay mag-isa at matuto ng iba't ibang bagay. Doon ko po nakilala at kinuwang kurso ang agrikultura. Na curious lang po ako dati, pero nung nandun na po ako, nakita ko yung katotohanan sa bawat bagay. Kasi pag sinabi pong agrikultura, ito halos pinag-aralan yung lahat ng buong mundo at yung sakop nito. Kasi lahat po yan ay factors sa plant and animals. Lahat po ng biodiversities at halos lahat po sakop niyan. Doon ko po minahal ang agrikultura at napaisip po ako na halos hindi mataas ang appreciate dito sa Pilipinas. Halos sinasabi nila agriculture lang yan, pero po hindi po nila alam kung na lahat ng bagay sa mundo ay nagiging factors sa plants and sa animals. Kaya po na curious ako at pinasok ko po ito. Doon po nagsimula ang pag-engage ko po sa agriculture. At nagpupunta-punta po kami at halos naalibot na po namin ang buong Oriental Mindoro sa pag-interview sa mga magsasaka po, dahil sako po yun ang aming pinag-aaralan. So doon ko po nakita kung ano po talaga yung problema, kung ano yung mga problema, at talagang nakakaawa, nakakaiyak na halos yung sa mga palayan umaasa lang po sila sa rainfed, sa ulan po. Napakasakit, napakarami pa pong problema. Kaya doon po ako nagsimulang i-advocate ito na sana i-appreciate naman natin yung magsasaka, dahil kung wala yung magsasaka, wala naman po tayong pagkain. Lalo na po ngayon. No? Lalo na po ngayon. So ilang taon po kayo, sir, na nag-start kayo na i-advocate ang agriculture? Nang mga ano po ako, ng first year college po, siguro po mga 19 years old, 18, ganun po. Ayan. So, ano-ano, sir, yung mga ginawa nyo para tuloy-tuloy na maipromote ang sektor ng agrikultura at maipamulat sa iba kung gaano ba ito kahalaga? Alam naman po natin na halos lahat po tayo umaga hanggang gabi ay na-addict na po sa online, sa social media. Kaya po ginagamit ko po talaga ang social media upang iparating lahat ng saloobin ko, lahat ng grievances ko, lahat ng paniniwala ko patungkol sa agrikultura, na halos takip mata nila o halos hindi nila tinitignan masyado, hindi nila masyadong ina-appreciate. Lalo na po nakatingin yung ibang mga politicians, o hindi ko naman pula po sinasabing pangalan, pero yung ibang politicians ay tumitingin sa ibang sektor dito sa ating Pilipinas, na sana po pahalagahan nyo naman po at kung tutusin ay i-first priority nyo po ang ating agrikultura, lalo na po ngayon. Matakot na po tayo kasi nasa ang average age po ngayon ng mga farmers 57 years old. At pagkatapos nun, kung tatanungin mo yung mga kabataan, wala nang gustong mag-agrikultura. Wala nang gustong sumunod sa yapak ng mga tatay nila. Paano ngayon? So, kukuha tayo sa China. So, sa susunod na 10 taon, hindi natin alam kung bibigyan ba tayo ng China.
bibigyan ba tayo? Siyempre, uunahin muna nila yung sa kanila. E, paano tayo? Di ba po? Paano tayo? Yun ang nakakatakot po doon. Kaya ngayon pa lang po, sana i-advocate natin o sana mas payabungin natin ang sektor ng agrikultura. So, parang ang gusto mo, sir, ipahiwatig ay yung mga kabataan natin ngayon, hindi na masyadong nai-engage sa sektor ng agrikultura. Opo, kaya yun. In the long run, posibleng wala nang magkaroon ng interest. So, paano tayo kung wala nang magsiserve, mag-iintindi ng agriculture since itong source ng pagkain natin, di ba? So, ayan, sir. Ano po yung mga sektor ng agrikultura ang inyong binibigyan ng focus? Kasi di ba malawak ito, may crops, may animals. Ano yung sektor na pinofocus niyo talaga? So, kasalukuyan po tayo ngayon dahil bilang animal researcher, nasa animal industry po ako. At nandito po ako ngayon sa rabbit po. Kasi nung first year po ako, college po ako, nakita ko po na rabbit ay magandang potensyal. Magandang potensyal nito hindi lang sa ngayong henerasyon, kundi sa susunod pa. Bakit? Ito po ay may napaka malaki ang advantage na nutritional na benefits na makukuha ng isang tao. So, alam naman natin na yun ang gusto ng mga mayayaman. Lalo na ng mga foreigner. Kaya in the future, alam kong malaki ang potential nito at hahanap-hanapin to. Yun lang po. So, ano po yung mga naging hakbangin nyo para maipagpatuloy nyo po yung inyong pag-aaral and at the same time, pag-a-advocate po nitong tungkol sa agriculture? Opo, yun. Yun ang pinakamahirap o pinaka-challenging po talaga sa akin kasi nag-aaral po ako pero nung nakaraan po ay talagang nagtatrabaho din po ako at pinush ko po talaga na ipakita yung sarili ko para operan po ako ng wheel grain, bamboo. Tas yun, napakasaya ko po at yung naging advocate namin nung nakaraan na bamboo dito sa Mindoro nabigyan na ng suporta ng ating provincial at nagpapasalamat po ako sa ating Governor Bonz Dolor. At yun po, at pero po, bago po yun, ay talagang ina-advocate ko na po itong rabbit. Bakit po ako pumasok sa mga iba't ibang trabaho po na about sa agriculture na wala po sa rabbit? Kasi po, para maka-uwi po na rin ng fund. Kasi po ako, isa po akong kabataan na hindi mahilig sa organizational o sa grupo ng mga kabataan na tulad natin, tulad ng mga nakikita nyo ngayon ay mga trending yung mga kabataan na nagsama-sama para magbuo ng advocate. Ako po kasi mag-isa po ako, pupunta po ako sa bundok, pupunta po ako sa mga katutubo na mag-isa po ako. Kung maghihatid po ako ng tulong, mag-isa po ako at galing mismo sa aking mga kamay. At tulad sa mga magsasaka po, ang natutulong ko mo sa magsasaka ay yung aking salita. Salita na kung anong gagawin nila, kung anong dapat nilang gawin, kung ano dapat ikonsidera nila dahil po napakarami at napakahirap po na ang pinasok nila na sa agriculture. Kasi po alam po natin ngayon na pag nagtanim ka, kahit hindi lang naman sa animals, di ba? Pag nagtanim ka, maraming hadlang na dyan si insekto, na dyan si environment, na dyan yung mga pathogens talaga na sisira ng iyong halaman. Kaya dun po ako nakakatulong sa salta. Ganito po ang gawin nyo, huwag nyo po ipaabot sa severe problem. So dito pa lang po kayo ay gawin nyo na at ilistan nyo po lahat ng mga ginastos nyo para hindi po tayo magkaroon ng pagtaas ng cost of production na hindi, yun po ang hindi napapansin ng mga magsasaka ay yung hindi nila alam sa take sila ng take ng mga gamot, mga pesticides, hindi nila alam na tumataas na pala yung cost of production nila. Mm-mm. Yun po, dun po ako naaawa po. Opo, kasi ko pong ililista po yun, halos makuha man nila yung profit nila, hindi nila nalista yung cost of production nila, hindi nila alam na halos nag-meet na yung total ng dalawa. Hindi, parang wala rin. So, ayun sir, isa yan sa pagkagaya niya sa pagdating sa crops. Ibig sabihin po, nagiging isa po kayo sa tumutulong po sa ating mga magsasaka bilang consultant, nag-consult po sila sa inyo kung ano mga pwede nilang gawin. Opo. So, marami po ba yung mga tao na natutulungan nyo pagdating po sa ganong usapin? Actually, hindi ko alam kung ina-apply nila yung aking sinasabi. Pero meron pong mga investors na naniniwala na po sa akin. Actually, merong taga-Tarlac po tayo na gusto na pinapapasa ako ng feasibility study para gawan yung rabbit production dito sa Mindoro. At siya po ang magpopondo, magpifinance po sa akin. So, napakasaya po at hindi lang po siya. May from the Rojas, marami pong naniniwala po na gusto mag-invest sa rabbitry po natin. Na sinasabi ko kasi po yung potential nito at marami na pong magsasaka, no. Isa po kasi sa aming goal bilang researcher, bilang agriculture student, kahit agriculture student po kami, napapapunta po kami sa iba't ibang
lalawigan dito sa Mindoro. Iba't iba na po, abot pa po kami sa Bulalakaw para lang mag-interview ng mga magsasaka at kunin yung problema nila para mag-survey at gawan sila ng study. Yun po ang aming pinag-aralan as agriculture student. Isa po yun. Tapos, pagkatapos po nun, out of topic naman po, sinasabi ko po sa kanila na ito yung problema ng crops mo, ito yung problema ng animals mo. Dapat mo itong solusyonan ng ganito lamang, pwede ito. Kung yung binibigay ko sa kanilang informasyon na kahit hindi sila gumastos, kahit mag-organic, kasi po napakalaga ng organic, alam naman po natin yon. Kasi halos ngayon hindi mo alam yung kinakain mo puno ng lason. Kaya napakalaga po ng organic. Isa po yun sa tinutula ko po sa kanila pag ako po'y nagsisiwasat ng aking mga opinion ko po sa mga magsasaka. At tulong na rin po sa kanila para sa kakainin nila, ganun po. Kasi, pero hindi ko rin po masisisi at hindi rin po natin masisisi ang magsasaka dito sa Pilipinas kasi may study po na exposed ang ating buong kalupaan ng buong Pilipinas sa chemicals po, exposed po tayo, kaya mahirap po mag-organic dito sa Pilipinas. Pero kung kakayanin naman po, kung magagawan po naman ng study, kung kakayanin naman po, ay talagang gawan po natin kasi para na rin po sa atin, alangan pakainin po natin ng chemical yung ating pamilya, ganun po. At pero hindi po rin natin talaga masisisi yung magsasaka kasi alam naman po natin maraming hadlang. Yun naman po. Hindi pa po natatapos yung usapin dyan. Kaya patuloy po ang ating Department of Agriculture sa pagtutulong sa mga magsasaka na sana in the future na mas dumami pa yung ipapadala ng Department of Agriculture na suporta sa ating magsasaka. Hindi lang mga pesticides, hindi lang mga free chemicals, hindi lang mga free seeds. At sana yung mga free technicians na talagang kayang pag-aralan o mayroong skills na talagang kayang pag-aralan o bigyan ng talino yung ating mga magsasaka. Oh, napakahalaga na may technicians na pupunta sa mga farmers natin para mag-introduce kung ano ba talaga yung mga pwedeng gawin, ano yung mga techniques na pwedeng i-apply para nang sa ganun mas mapataas yung ani at ma-less yung expenses during the production ng ano. For example, sa palay. Opo. Sir, pwede po ba kayo mag-share sa amin sa mga feasibility study na nagawa nyo? Ang mga nagawa ko pong feasibility study is unang-una po yung rabbit production po, Rhode Island. Noon, tinignan ko po ang potential ng Rhode Island dito. Nagkalap ako ng data, Rhode Island chicken. At nag-implement na po ako ng sarili ko. Nagsimula po ako sa maliit na 10 heads. Yun na po. Tapos kasi may nag-finance po sa akin. At nakagawa na rin ako feasibility study about sa bamboo dito. Pero yung sa bamboo na yun ay about sa school. Sa school ko po siya pinasa. Pero marami po, lalo na po sa rabbit production, halos napakarami na po. Siguro mga lalampas na rin po ng mga 5 po kasi marami pong naniniwala din. Kapag kasi nakikipag-usap ako sa magsasaka, hindi ko naiiwasan na sa huli sabihin sa kanila na bakit hindi niyo po subukan mag-rabbit production po? Yes, para na po promote mo na. Opo. Kapag nagkakaroon ng conversation, ganito yung pinag-uusapan, pero afterwards, opo, nasasabi mo na nasasabi sa kanila. Nasasabi ko na po, opo. Pati sa balanced diet po, hindi naman masyado magastos kasi po. Ang sa rabbit production po, ang pinakamahirap lang po kasi dyan, yung matrabaho, sabihin po natin matrabaho sa pagpapakain. At mayroon naman po tayong balanced diet at hindi talaga magastos. At siguro po, tiyaga lang. Siguro po, yun po ang rabbit production, tiyaga lang. San ka sir unang-unang naka-encounter nitong sa rabbitry? Kasi syempre, di ba, hindi naman agad alam mo na itong tungkol sa rabbit. San ka unang na-expose tungkol dito sa rabbitry? Actually po, nung bata pa ako, nakita ko lang po yung pet na ganun po. Pero po, nung simula po nung senior high po ako, may nabasa po akong articles na ganun po. Pero hindi ko po masyado siyang pinansin. Mm-mm. Tapos simula na nag-college po ako, napunta po sa agriculture sector, sa pag-aaral ng agrikultura. Doon ko na po sinimula ng pag-aaral tungkol sa rabbit production. As in, doon ko na po, at nakita ko po ang potential nito, ang kagandahan nito, ang kalamangan nito, ang advantage nito sa ibang production po, ganun po. Ang pinaka-talo lang sa rabbit production ay hindi pa siya masyadong kilala as meat. Pero totoo, livestock po siya. Sa ibang bansa, sa mga Spain, kilala ito bilang talagang livestock at kinakain po talaga. Dito lang po talaga sa Pilipinas, halos tayo, naawa tayo kasi nga, tingin natin, pet lang yan. Yes. Opo, yun po. So, yun sir, sa dami nyo na pong experience, napakabata nyo pa,
ang dami yung na-experience kung paano makipag-usap sa mga magsasaka, makipag-usap sa mga investors para magkaroon tayo ng opportunity para makultivate itong sa agriculture natin. Ano po yung pinakamasayang experience nyo na naranasan? Kasi madami yan eh. Ano yung mga meaningful? Yun na pa, uulitin ko ng yung pinakamasaya, sobrang saya na experience ko, o hindi naman natin sabihin na masaya, meaningful po. Napaka-meaningful po ay yung pag-interview sa halos sa buong Oriental. At umabot na po kami sa supermarket kasi as agriculture student, na-experience na po namin na gumawa ng study na from the Arabolands to supermarket, to the public market. Pinag-aralan na po namin ng public market. Yun po, yung tipong nakikita mo yung problema ng magsasaka, yung nasasaktan ka sa kanilang sitwasyon. Oo. Nasasaktan ka sa sitwasyon, nasasaktan ka rin sa kanilang tubo. Yun lang ang tubo, bumaba ng palay. Mm-mm. Tapos hindi natignan sila sa mahabang panahon. Sa mahabang panahon. Kasi, factors na rin dito po yung politicians po natin. Factors na rin po yung politicians po natin dito. Hindi po sila na bigyan ng solusyon o hindi po sila na bigyan totally. No, kapag sinabi kasi natin totally natulungan sila, dapat may napuntahan na sila ngayon. Successful na lahat ng magsasaka. Hindi mapapansin naman po natin sa ibang bansa. Pag sinabi magsasaka sa Japan, okay, tulad sa Japan example, pag sinabi magsasaka, ay mayaman. Yan. Mayaman 'yan. Pinaka ang fourth richest sa buong mundo ay talagang nagpa-farming. Talagang halos lahat ng magsasaka sa ibang bansa ay mayaman. Dito lang po sa Pilipinas, medyo majority ay hindi po, sabihin natin, hindi po ganun kayaman. Yes. Mayabong sa production pero hindi ganun sa pera. Tapos yun po ang pinakamasaya doon na nakikita ko yung problema nila. Alam ko po yung gagawin ko ng study. Alam ko po yung hakbang ko kung paano ko po sisimulan ito, na factors na din yung problema na ibinigay nila at isiwasat sa kanila na minsan kasi po, mala politicians din po tayo eh. Oo. Mala politicians din ako, sabi ko. Kaya meron din po akong mindset na dapat ito yung, dapat ito yung piliin mo, ito yung iboto mo. Parang, naniniwala po ako sa mga politicians po na talagang mataas yung appreciation sa agriculture. Hindi na po magsasabi ng pangalan, pero po may mga nakita naman po ako na mga politicians, mga presidents na presidents sa matagal na panahon na talagang pinukaw yung pag-agrikultura at noong mga panahon na tayo pa yung nagdadala o nag-aangkat ng mga pagkain sa iba't ibang bansa, noong mga panahon pa po yun, pero ngayon halos wala ka nang mabalitaan na noon, at tayo pa ang nagkukuha ng mga tulad ng rice, nung katulad ng RTL. Yung rice terrification law po, actually po hindi siya masama para sa akin. Hindi po siya masama, pero ang naging disadvantage na lang po, ngayon pa siya na-implement ngayon. Ngayon pong pandemic, na dapat dati pa, ang masama doon, bakit hindi dati pa? Hindi dapat nakakakuha na tayo ng tax para idala sa mechanization. Mm-mm. Yun po, pero nung nag-interview pa po kami dyan sa Nauhan po at nabalitaan po namin, umayos na yung presyo ng palay at doon po talagang masaya para sa akin, masaya para po sa puso ko na talagang umayos na yung presyo ng palay. At okay na po sila, hindi ka po katulad dati na bumaba yung palay hanggang sa bumaba talaga. Nalugi ang ating mga magsasaka. Po talaga, yun po, yung pag-interview, yun po ang pinakamasaya. Yun po. Yun. So, sir, sa sitwasyon po ninyo kayo na kayo ay napakabata, tapos isa parang ganap na estudyante, pero ang dami nyo na pong mga proyekto para sa agrikultura. Papaano nyo po siya nabibigyan ng focus na at the same time hindi nyo napapabayaan yung pag-aaral ninyo? Ayo po, napakahirap din po kasi dumating po sa punto na halos napapabayaan ko na sa pag-aaral ko kasi po as independent person, kailangan kong buhayin yung sarili ko o kaya kailangan kong tulungan yung sarili ko na ayoko nang medyo umasa sa mga magulang, parang ganun. Siyempre po, nag-i-engage po agad ako sa agriculture kasi alam po naman natin na ang agrikultura ay napakalaking pera na dyan. Mm-hmm. Hindi lang sa animals, o pagsabay mo, animals and crops, lalo ko na kung napakalapad ng lupain mo o may lupain ka na kahit konti, gawin mo ng integrated, ayos na yon, malaking pera na yon.
malaking pera na yun. Yun po, ang napakahirap po sa akin hamon ito kasi po dumating po ako sa punto na hindi ko naman, na yung aking grades po ay talagang sobrang bumaba po kasi po hindi po ako nakakapag-aral. Mas inuuna ko pa po yung mga feasibility study na ginagawa sa akin ng mga investors kaysa dun, kaysa mag-review kahit may exam po kami. Napakahirap po sobra. Kaya po ngayon, inaasahan ko po na social media yung maging yung magagamit ko para ibigay yung impormasyon sa mga magsasaka po, yun lang po. Kasi nag-admin din po ako eh. Nag-admin po ako sa mga page na magturo po ng tamang gawin sa sektor ng agrikultura, kung anong dapat gawin sa mga crops, sa mga animals, yun po. So, bali, ginagamit nyo pong platform para po i-share nyo sa iba yung inyo pong advocacy about agriculture ay ang social media, which is yung Facebook, ay YouTube din po. Opo. Ano pong account nyo sa ano? Para po yung mga kapanood sa atin, alam po nila kung saan nila pwedeng panoorin yung mga tutorials ninyo, opo, mga sharing ninyo, kung paano mariresolve yung mga problema natin, kunwari sa crops or sa iba pang sector, pero under pa rin ng agriculture. Opo. Ang aking pong channel ay RA Official. Pangalan po RA Official po sa YouTube. Sa YouTube po at na mayroong over 2,000 subscribers po. Yun po ay, hindi pa po ako masyadong nag-i-start sa mga tutorial po sa agriculture, but sa mga agriculture student na sa mga magtitake ng LEIA, kahit hindi pa po ako magtitake ng, ano, kahit napakatagal pa po magtitake ng board exams, eh meron po ako doon at meron po akong tutorials na konti sa mga rabbit production, sa mga ibang crops na soon po, nagpapangako po ako na mas dadami pa po yun kasi most of all sa ano po ako sa iba't ibang page po ako na-admin na about sa agriculture po sa pagbibigay ng tulong lalo na sa mga agriculture student na kailangan ng mga reviewer ganun sa mag-take ng LEIA. Nagbibigay po kami ng free books at yung free books na yun saan galing yun, siyempre nabibili namin sa sariling kamay namin at siguro binibenta na lang namin sa kanila ng mura para tulong na po yun. So yes, may grupo po kami kasi na may nag-admin po sa amin na medyo hindi naman po sabihin natin mayaman, eh may pera na at may puso na sa pagtulong kasi gusto niya po dumami ang boses o gusto niya po dumami ang mga agriculture student talaga para mas dumami yung boses natin at mas malaman ng mas maka-impluwensya o mas malaman ng ibang kabataan na ganito pala yan, hindi lang na napaka-exciting pala. Yun yung pinakamasaya sa pagiging agriculture student ko. Mahirap pero exciting. Hindi katulad ng iba na mahirap lang talaga. Pero sa amin kasi po, mahirap na exciting na maiisa sa puso mo talaga yung mga aral na malalaman mo, ay ganun pala yun. Yun pala yung dahilan kung bakit nagkaganto. Parang ganun po, makikita mo, pag sa discuss ng iyong prof, talagang makikita mo yung saya. Yung saya at kasi doon sa knowledge na nakukuha mo. Yun po. Iba talaga kapag passion mo yung ginagawa mo, passion mo yung inaaral mo. Kasi along the way, hindi mo siya ititreat na parang ang hirap, na parang struggle, kundi ititreat mo siya as, yan nga, yung nakaka-enjoy, masaya. Along the way, kahit na, syempre may mga struggles din minsan, hindi naman may iwasan yun. Opo, so dami. Pero dahil gusto mo yung ginagawa mo, nahahandle mo siya, kinakaya mo siya. At dahil dyan, kasi ikaw ay isang advocate, anong gusto mong iparating sa ating mga kabataan, mensahe sa kapwa natin Mindoreño para naman mas ma-appreciate ang sektor ng agrikultura? So, yung mindset, ang aking pong maisasabi sa mga kabataan, kasi yung mga kabataan ngayon na tulad ko, nakakapagtaka. Hindi ko alam kung ako yung advance o sila yung huli. Pero po, nakikita ko kasi sa kabataan ngayon, puro parang bahala na, go with the flow, gagawin nila yung mga lahat na lang masasaya, hindi naman dapat laging masaya. Ganun po, na gusto ko po, habang maaga pa, ituring na nila yung sarili nila bilang business mindset, no? Bilang business mindset sa agriculture. Bakit kasi ang agriculture, ikaw yung magpuproduce ng pagkain ng sambayan ng Pilipino. Ikaw yung magkakaroon ka ng contributions. At talagang mas maganda kasi kapag nalugi ka, cultivate ka lang uli, invest ka lang uli, hindi ka tulad sa mga restaurants, mga ganun. Nang gusto ko po sabihin sa mga agriculture, ay sa mga kabataan po, na talagang ano po, pumasok sa sektor ng agrikultura. Para po
Huwag po sila magiging fixed mindset, laging growth mindset lang po, laging isipin. Gusto ko pong mabigyan sila ng inspirasyon o gusto ko pong kumuha sila ng inspirasyon sa mga nag-success na mga agripreneurs. Napakarami po, napakarami. At para in sa sunod na henerasyon, sa sunod po na henerasyon ay isa sila sa maging contributors ng pagkain natin dito sa Pilipinas. Ayan, so sir, napakadami niyo pong na-share sa amin talaga na very meaningful para po sa ating mga manonood. At dahil po sa mga experience niyo, ang dami niyo pong napuntahan, nakilalang tao. Kung kaya nga, ngayong araw na ito, ay nandito po tayo sa isang farm ng mga rabbit